Kapag nagkakamali ba isang Christian, kinoconvict ba siya ng Holy Spirit sa kanyang mga kasalanan? Ano sa palagay mo? Well, ito po yung ating bagong tanong na bibigyan sa atin mismo ng tugon ng salita ng Panginoon. Kaya naman, ano pang hinihintay mo? Join na dito yan sa inyong programa. Hello kaibigan, kumusta po? At welcome once again sa isa na naman pong edisyon na ating programang Solution with Laverne Ducote. And of course, that's me. Ako po ang inyong kaibigan na sasamahan ka at makakasama mo mula ngayon hanggang mamaya para atin pong bigyan ng tugon na ating bagong tanong. At syempre pa ay nagpapasalamat po kami for once again, you are able to join us para tayo po isama-sama at sabay-sabay na matuto kahit man lang sa loob ng ilang minuto. And of course, gusto natin batiin lahat na ating mga kababayan saan man po kayong panig ng daigdig naroroon sa ngayon. Good morning, good afternoon, and of course, good evening. At para po sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, kasama na po dyan ang mga kababayan natin sa buong Mega Manila, isang mapagpala at mabiyayang gabi po sa ating lahat dahil tayo po ay napapanood every night at 7:30 via Facebook Live. Kaya naman, ano man po inyong mga ginagawa sa ngayon, samahan na po kami at isama rin po ang buong pamilya. Nang sa gayon, kahit man lang sa loob ng maraming minuto, tayo po ay matuto dito yan sa Solution with Laverne Ducote. At napakaganda po natin mga pag-uusapan sa gabing ito. Pero bago po tayo mag-tuloy-tuloy sa ating mga tatalakayin, please, kung kayo po ay nanonood via our Facebook account, please don't forget to like and follow us sa ating Facebook page. And that is Solution, S-O-U-L-U-T-I-O-N with Laverne Ducote. At sa atin naman pong YouTube channel, kung kayo po ay hindi pa isang subscriber, please consider subscribing. And huwag po natin kakaligtaan na i-hit yung ating notification bell so that you won't miss an episode. Kaya naman maraming salamat po dahil kayo po'y kaagapay namin. At kung kayo po'y isa sa mga naniniwala na papagpala sa ating programa, please pakishare po yung ating programa sa inyong mga kaibigan, kakilala at mga, syempre, ating mga kapamilya. Kaya muli po maraming salamat. At sa gabi pong ito pag-uusapan natin, may kinalaman sa ating buhay-buhay para po sa mga taong wala pang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo at sa mga taong matagal na Kristiyano, aalamin po natin kung paano nga ba kumilos ang banal na Espiritu sa kanila mga buhay-buhay. Kaya naman po ang ating episode for tonight, it's entitled, How Does the Holy Spirit Work or Move in the Lives of Unbelievers and Believers? And that's why ang atin pong katanungan sa gabi ito ay kapag nagkakamali ba ang isang Kristiyan o nagkakasala ang isang Kristiyan, kinoconvict ba siya ng Holy Spirit sa kanyang mga kasalanan? At syempre pa, alamin natin ang tugon mula sa katanungan ito. Kaya simulan na po natin ating mga pag-uusapan dito lang yan sa inyong programa. Bilang pagsisimula po sa ating mga tatalakayin sa gabing ito, excited po ako dahil alam nyo marami sa mga Kristiyano ang talaga namang hindi sigurado sa katanungan ito na kapag nagkakamali ba isang Kristiyan, kinoconvict ba siya ng Holy Spirit sa kanyang mga kasalanan? And bigyan muna po natin ng daan ang ilan sa mga nagbigay na kanilang sagot sa ating katanungan dahil nag-post po ako kanina sa ating sa aking personal account, actually, Laverne Ducote. At alamin po natin ang sagot ng ilan sa ating mga kaibigan. At maraming salamat sa kanilang pagbibigay ng sagot. Salamat kay Brother Siljan Boland, si Daya Tatil II. Salamat din kay Sister Beth de Jesus Sanchez. Andyan din po si Sister Norma Vitales. Salamat din kay Sister Rosamia Cuenca, Tess Miralia Sabroso. At nandyan din si Beloved Ed Stagara Pelingon and si Brother Redemptor David. Nako, miss na natin si Brother Redemptor David. Kumusta po kayo? And si Sister Rosalie Monette Velasquez at si Brother Gideon Ikaw. Maraming salamat po. Alam niyo, yung mga sagot po nila, mababasa natin sa ating personal account kasi nag-post po tayo doon. At yung question natin once again ay, kapag nagkakamali ba o nagkakasalang isang Christian, kinoconvict ba siya ng Holy Spirit sa kanyang mga kasalanan? So ano sa palagay po ninyo? Kayo naman, ano po ang inyong mga saloobin, damdamin, ugnay po sa katanungan ito?
Alam nyo, as promised, last Tuesday, ay mas minabuti ko pong pag-usapan natin ang mga katanong ito ugnay sa Banal na Espiritu. Because I believe as a believer, it's really important for us to know kung paano nga ba kumilos ang mananampalataya sa buhay ng mga taong wala pang relasyon kay Kristo at syempre pa sa buhay natin mga matatagal ng Kristiyano. Kasi kapag hindi po natin alam kung paano kumilos ang Banal na Espiritu at meron tayong kalituhan, at talagang tayo po ay maiisahan ng kalaban. Now, gusto niyo po ba maisahan kayo ng kalaban? Of course not! Kaya nga po, pakilagay sa ating comment section, ayoko maisahan ng kalaban. Kaya thank you so much for joining us tonight. Kasi ramdam na ramdam ko po sa ating mga kaibigan, mga suke na kasakasama every night sa ating programa, ay gusto nila talagang ma-equip po tayo, magkaroon tayo ng karunungan, kapahayagan mula sa Panginoon. Nang sa gayon, wala pong puwang ang pang-iisa ng kalaban laban sa ating bilang mga mananampalataya. At tayo po inananagumpay. Amen at amen. So alamin po natin muna, kilalanin po muna natin ang Banal na Espiritu bilang pagsisimula sa ating mga talakayin. Well, of course, the Holy Spirit is the third person in the Holy Trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit. And the Holy Spirit is God Himself. Praise God! So, ngayon po ay pagpapatuloy po natin at aalamin nga po natin as promised kung paano po kumilos ang Banal na Espiritu sa buhay ng mga taong wala pa kay Kristo at sa buhay ng kagaya ko, kagaya mo, na matagal ng Kristiyano. So, kapag nagkakamali ba ang isang Christian, ito po yung question natin for today, kinoconvict ba siya ng Holy Spirit sa kanyang mga kasalanan? Well, that's a good question. So, alamin po natin, ano ba sa palagay po ninyo? Kasi nga po, napaka-importante ng topic na ito at nakikita ko na maraming tao sa ngayon, hindi sila sure kung sino nga ba yung napapakinggan nilang tinig o sino yung nagpapaalala sa kanilang mga kasalanan. Now, kapag ito po ay nagbibigay po sa inyo ng masidhing pag-aalala or nag-worry po kayo na humahantong sa pangamba and of course pagkabalisa, well, basically, hindi po ito mula sa Panginoon. Kasi hindi po ito ang idinudulot ng Banal na Espiritu sa buhay natin mga mananampalataya. Now, kanina po galing po yung mga ganitong pandama o mga karanasan. Well, basically, kung hindi po ito galing sa Banal na Espiritu, ito po ay galing sa masamang espiritu. Now, bilang patunay, narito pong sinasabi ng 2 Timothy chapter 1, verse 7. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So basically, ang sabi ng talata, 2 Timothy chapter 1, verse 7, na hindi po nagbibigay ng takot ang Banal na Espiritu. So ang kanya pong inilalaan sa atin ay pag-ibig, of love, of a power, kapangyarihan, and of a sound mind, maayos na disposition sa ating mga pagpapasya. So hindi tayo nalilito. So muli po, kapag meron kang nararamdaman na ikaw ay nababalisa, umpisa natin sa pagiging alala, nag-aalala ka masyado, worrier po kayo, or nagkakaroon ka ng pusong nangangamba at humahantong sa pagkabalisa, anxious, hindi po galing ito sa Panginoon. So, mula po dito ay patuloy nating aalamin. Kapag ba nagkakasala ang isang kagaya mong Christian, kinoconvict ka ba ng Holy Spirit ng iyong mga kasalanan? So, ano sa palagay mo? So, tuloy po natin ang pag-uusap at alamin natin how does the Holy Spirit move in the lives of unbelievers and the believers. So, para malaman at matukoy po natin na maigi ang tugon sa tanong na ito, ang atin pong key verses for tonight, it's found in John chapter 16, verses 7 till 11. So, mamaya po babasahin natin yung mga talatang ito. At napakaganda po ng mga paalalang ito, buti na lang hindi po tinapos ng Panginoon sa verse 8, tuloy-tuloy po ito dapat binabasa natin until verse 11. So once again, atin pong key verses for tonight, it's found in John chapter 16, verses 7 till 11. Madali naman ang tandaan, di po ba? At ang maganda rito, ang pagtuturo pong ito, ang paglilinaw na ito, ay nagmula mismo sa labi na ating Panginoon. Kaya hinding-hindi po tayo magkakamali. But of course, as a believer, lagi po ito pinapaalala, binamana ng palataya tayo po ay mga theologian. As a Christian, you have to be a theologian. Eh, pastor, hindi naman ako pumapasok ng seminaryo. Ayoko namang maging theologian. Pag sinabi po natin theologian, tayo po ay
mag-aaral patungkol sa Diyos. Hindi po ba bilang mga anak ng Diyos, dapat inaalam natin ano ba talaga yung tinitibok ng puso ng Diyos. Kinikilala natin siya. At inaalam din po natin kung ano yung mga tinapos na gawa ng kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo. Eh, bakit kailangan kong alamin yun, Pastor? Kasi nga, anak po tayo ng Diyos. At nang sa gayon, wala pong po ang anumang pag-aalala, pangamba, at pagkabalisa. Kasi kapag inaalam po natin kung sino ang Diyos bilang mga theologian, kasi theo is God, logian is pag-aaral. Yan. Tayo yung mga mag-aaral, I should say. So, sabi po ng 2 Peter chapter 1, verse 2, kapag ito po ay inyong isinasagawa at ginagawa po natin sa ngayon dahil kayo po ay regular natin kasama sa ating online Bible study, kaya naman nananagana po sa atin ang kapayapaan at ang biyaya na nagmumula sa Diyos. Ibig sabihin, walang puwang talaga ang kalaban para tayo po ay bigyan ng pag-aalat sa buhay, pangamba sa ating puso at kabilisahan sa ating kalooban. Praise God, ito pala talaga ang kinakailangan natin. So bilang mga theologian, kasi kayo po isang mananampalataya o Christian, you have to know how to rightly divide the word of truth. Ito po ang paalaala po sa atin ni Apostol Pablo ng kanya pong sinulatan si Timoteo. Bakit kinakailangan po natin maging maalam sa wastong paghahati ng salita ng katotohanan para hindi po tayo napapahiya? Kasi kapag mali-mali po yung ating pagtuturo dahil hindi nga po natin inaalam ng tama ang paghahati ng salita ng katotohanan, ibig sabihin, hindi natin alam ang mga major covenants. The Old Law-Keeping Covenant and the New Covenant of Pure Grace, which was established upon the death of Christ on the cross. Kapag hindi po natin alam ito, at hindi po tama yung konteksto na ating pagtuturo, napapahiya po tayo. At tayo po ipinapahiya din ng kalaban. Pinagtatawanan tayo ng kalaban. Kaya pala, sabi po ni Apostle Pablo, once again, para hindi tayo maging kahiya-hiya, you have to know as a theologian, as a Christian, how to rightly divide the word of truth. So basahin po natin yung paalalang ito. It's found in 2 Timothy chapter 2, verse 15. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Amen! It is really important to always read the Bible in their right context para hindi po tayo magmumukhang kahiya-hiya at hindi po tayo ikanga ay gumagawa ng mga sarili-sariling interpretasyon para mailusot lang yung gusto nating interpretasyon, mga sarili nating pangunawa. Hindi po pwede yun. And one way to read the Bible in its proper context is to identify who the verses are talking to. Halimbawa, may binabasa po kayong verse. Sino ba yung pinapatungkulan nitong talatang ito? Hindi po pwedeng lahat na lang tinatanggap natin. And that is rightly dividing the word of truth. Ito po isang principle na ipinapaalala sa atin. Nire-remind tayo ni Apostle Pablo na isinulat niya once again kay Timoteo in 2 Timothy chapter 2, verse 15. And the reason, para hindi po tayo maging kahiya-hiya at hindi tayo mapahiya. So alamin po natin sa mga verses na ating babasahin mula po sa ating key verses for tonight, that is found in John chapter 16, verses 7 until 11. Sino-sino ba yung tinutukoy dito ng ating Panginoong Jesus? Nang sa gayon, matukoy natin na talaga bang kapag nagkakasala isang Christian, siya ba ay kinukonvict ng Holy Spirit sa lahat ng kanyang mga kasalanan? So aalamin po natin. Kaya pala importante ang Bible study. Kasi nga po, talaga naman ang kalaban. Kapag hindi po natin alam ang katotohanan, ikaw ay kanyang maiisahan. So, once again, you have to identify who the verses are talking to. And this is rightly dividing the word of truth. So, mula po sa mga verses na atin pong pag-uusapan in John 16 verses 7 till 11, aalamin natin sino yung tinutukoy ng Panginoon. At malaman din natin sino ba yung kanyang audience dito nung kanyang sinasabi yung kanyang mga pagtuturo sa John 16 verses 7 till 11. So, simulan po natin ang paghihimay. So, ngayon, ano po yung benefit natin bilang mga mananampalataya, bilang mga kumilala kay Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas? Kasi sabi niya na it is to your advantage, it is to your benefit na siya po ay lumisan. And of course, alam natin lumisan po ang Panginoon, pero ito po ay pansamantala because soon and very soon, siya po ay magbabalik na at tayo po ay katatagpuin sa alapaap. But, of course, going back sa ating pinag-uusapan, sabi ni Jesus, siya po ay pansamantalang lilisan sa mundong ito
for our advantage or para sa atin pong mga kapakanan. Bakit po kaya? The answer is para maisugo po sa kanyang pangalan ang banal na Espiritu para tayo po'y maturuan niya sa lahat ng mga bagay ugnay sa ating buhay at pamumuhay. And tayo po ay kanyang samahan magpakailanman. Sino po yung isusugo niya? Yung banal na Espiritu. At siya po yung makakapiling natin for how long? Forever. Because He will abide with us or He will stay with us forever. Now, ito po yung mga talata. Isa-isahin po natin. John 14 verse 26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in My name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Pinagyaman po natin ang mga pag-uusap nito sa ating nakalipas na episode ng Tuesday. So, pwede nyo pong balik-balikan yung ating mga pagtalakay. Ngayon, gaya po na sinabi ko kanina, so it is for our advantage na tayo po yung pansamantalang lisanin ng Panginoon that He may send the Holy Spirit. Nang sa gayon tayo po ay turuan at ipaalala po sa atin lahat ng mga bagay. At kung tayo po may problema sa kung ano-ano mga bagay, love life man yan, problema sa inyong sales, sa inyong opisina, sa inyong eskwelahan, mathematics, pagluluto, anything, kasama po yan sa all things, ay nandyan po i-maximize natin ang banal na Espiritu. Pwede natin siyang tanungin. Pwede tayong magpag-guide po sa Kanya. I-maximize po natin. Ito po ang puso ng Diyos. And that's why siya po isinugo sa pangalan ng ating Panginoon. Para tayo po ay hindi magkamali sa buhay na ito. At tayo po ay magkaroon po ng maranasan natin ng buhay na ganap at kasiyasiya even though nandito pa rin po tayo sa fallen world. Now, tuloy po natin bilang pagkapatunay sa sinabi ko kanina. Sundan po natin ang John chapter 16 verse 7 this time. Sabi po ni Jesus, "Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the Helper or the Holy Spirit will not come to you, but if I depart, I will send Him to you." And praise God, siya po ay inilaan na po sa atin. Isinugo na po sa atin na ating Panginoon Jesus ang banal na Espiritu. At bilang mga mananampalataya, this is good news. Siya po ay nananahan sa ating mga born again spirit for how long? Forever. Because the Holy Spirit will abide or will stay with you forever. Hindi po siya aalis sa atin. Kaya pala sabi ni no author ng Hebrews, and I believe it was Paul, sabi niya in Hebrews 13 verse 5, "For God has said this, I will never leave you nor forsake you," because the Holy Spirit is God Himself. Hindi po ba? Palakpahan natin ang Panginoon. Napakabuti ng Panginoon talaga. Now, tuloy-tuloy na po tayo. Alamin natin. This time, gusto ko kayong tanungin, meron bang kaibahan ang pagkilos ng banal na Espiritu sa mga taong wala pang relasyon kay Kristo at sa mga taong matagal nang tinanggap si Kristo at sila po yung mga Kristiyano? So alamin natin, paano ba talaga kumilos ang banal na Espiritu sa buhay ng mga unbeliever at sa buhay ng mga believer? May kaibahan po ba? Kasi importante po malaman po natin ito. Well, the answer is, opo. Iba po ang pagkilos ng banal na Espiritu sa mga taong wala pang relasyon kay Kristo, also known as the unbelievers, at sa mga taong matagal ng Kristiyano o may relasyon kay Kristo, also known as the believers, gaya ko at gaya mo. Dapat po bilang mananampalataya, bilang mga born again Christian, tayo bilang mga theologian, malinaw po sa atin ang katotohanan ito. Napakinggan po natin mabuti, ano man pong ginagawa nyo sa ngayon, alam kong medyo may naglalaro po sa inyong isipan at marahil meron pong ibang hindi po nag-a-agree po sa inyong lingkod. Well, it's just okay, but I would like to ask you to stay. Himay-mayin po natin yung ating key verses for tonight that is found in John 16 verses 7 until 11. So, alamin po natin, nasagot na natin kanina yung dahilan kung bakit po isunugo ng Panginoon ng banal na Espiritu. It is for our advantage para makasama natin siya pang walang hanggan. So, this time, dito na tayo sa verses 8 until 11. At i-apply po natin yung principle ng 2 Timothy chapter 2 verse 15. Now, ano po iyon? Once again, that is rightly dividing the word of truth. Alamin po natin that through these verses, alamin natin na sino po ang pinapatungkulan nung nagsasalita. And in this case, si Jesus, sa ating Panginoon Hesukristo. Alamin natin, sino rin po yung audience niya? Nung kanyang, siya po ay nagpapahayag ng isang magandang katotohanan sa John chapter 16 verses 8 to 11. So, by doing so, we are doing the principle of
2 Timothy chapter 2 verse 15, which is brightly dividing the word of truth. Now, bakit po natin ginagawa itong wastong paghahati ng salita ng katotohanan para hindi po magkalabo-labo? Hindi tayo malito. Nang sa gayon, mapawi po anumang kalituhan at mga agam-agam. Nang sa gayon, hindi po tayo maisahan ng kalaban. So, dito na tayo para masagot po yung question natin for today na kapag nagkakamali ba ang isang Christian, kapag nagkakasala ba ang isang Christian, kinoconvict ba siya ng Holy Spirit sa kanyang mga kasalanan? So, alamin na natin. Ano sa palagay natin? Alamin natin ang sagot. Hindi po manggagaling sa akin. Para hindi po tayo mapahamak. Alamin natin ang sinasabi mismo ng salita ng Panginoon. John 16 verse 8. So, himay-mayin po natin ang mga talatang ito. Until 9. Dito tayo until 9. And when He has come, sabi ng ating Panginoon Hesus Kristo, the Holy Spirit, yung He po dito, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Now, buti na lang, hindi po tumigil dito ang Panginoon because most teachers nowadays, most pastors and mga Bible study leaders sa ngayon, sinasabi nila na ang banal na Espiritu ay kinoconvict ang isang Christian of sin, of righteousness, and of judgment. Now, delikado po ito. Kasi hindi po natatapos dito yung verse about the Holy Spirit, about the works of the Holy Spirit. Itinuloy po ni Jesus. So, dapat ituloy natin yung sino ba yung kinoconvict ng Holy Spirit ng sin, ng righteousness, and of judgment, of course. Now, itinuloy po ito ni Jesus. Buti na lang, itinuloy niya in verses 9, 10, and 11. Inisa-isa niya po yun, hinimay-himay niya. Kaya po, marami na papahamak sa ngayon, hindi po nagagamit yung principle ng 2 Timothy chapter 2, verse 15. This is rightly dividing the word of truth. Hindi po ito lahat para sa Kristiyano. At ako po, narinig ko na even before, na lahat daw po ito, ang Holy Spirit daw po, kinoconvict ang Christian ng sin, ng righteousness, and of judgment. Now, alamin po natin, ito po ba ang totoo? Now, alamin natin ang sagot, ha? Dito na tayo. Have you noticed po yung in verse 8 once again, and when He has come, He will convict the world of sin. Now, yung sin po dito ay singular, hindi po sins. Bakit sin, Pastor? Well, that's a good question. Bakit kasalanan, singular, hindi mga kasalanan? The Holy Spirit will convict the world, ang sanlibutan, ng nag-iisang kasalanan. Now, ano itong kasalanan na ito? Maganda po, balikan natin yung sinasabi ng verse 8. John 16, verse 8. And when He has come, He will convict the world of sin. And sin in this passage, kung bakit po siya singular, it's because in Greek. Ayan na naman tayo, Pastor, gumigreek ka na naman. Well, kailangan po talaga kasi ang pag-aasulat po ng New Testament is in Greek. Kasi po ang kasalanan sa Tagalog, usually ang sa mga mananampalataya, pag pinag-uusapan ng word na kasalanan, laging verb. Lagi yung mga pandiwa. Hindi po, sa Biblia kasi, dalawang uri po yung word na sin. Yung mga prominenteng salita. Hamartia, the noun, and the verb yung hamartano. Yung mga pagnanakaw, panggagancho, ano pa ba, panluloko. Yun yung tinatawag na hamartano. The verb. Now, alamin natin, ano itong sin? Pag sinabing sin, nag-iisa, yung pinagmulan. Sinful nature. Well, sabi ng Biblia, yung sin dito ay hamartia or hamartia, which is of course sinful nature. So, the Holy Spirit convicts the world of sin, of hamartia or hamartia, sinful nature. Pwede rin po itong itulad sa patuloy na pagre-reject kay Jesus. Yan, that's hamartia, the sin of unbelief. Kung bakit po nire-reject ng mundo si Jesus is because ito yung tinatawag na sin of unbelief. Ayaw niya manampalataya. And of course, it's not believing in Jesus, in His finished work on the cross. So, ang ganda po ng talatang ito. Now, i-apply po natin yung principle ng 2 Timothy chapter 2, verse 15. So, sino po yung world dito na tinutukoy? Now, the Holy Spirit convicts the world. World. So, ito po, kasama ba dito ang mananampalataya? Hindi po. Tayo bilang mananampalataya, hindi na tayo bahagi ng mundo. Kasi hindi na tayo makamundo eh. So, even though na mumuhay tayo sa mundong ito, pero hindi na po tayo yung tinutukoy. World, pag sinabi yung world, lugar ng mga taong wala kay Kristo. Mga hindi naniniwala kay Kristo. Amen. So, kanina nakita natin, alinaw, the Holy Spirit convicts the world of sin. Isa lang.
sin, singular, and that is hamartia or hamartia, sinful nature. So, sino pong kinakausap dito ni Jesus? Well, sinagot po ito na ating Panginoon. Buti na lang. Hindi siya huminto ng verse 8. Binigay niya sa atin yung sagot in verse 9. Now, basahin po natin this time yung verse 9 para maging matibay po yung ating tinutuntungan at masagot yung tanong natin. Talaga bang kinukonvict pa rin na Holy Spirit ang isang Christian kapag nagkakasala na kanyang mga kasalanan? Well, alamin natin. Verse 9 ng chapter 16 ng John, of sin because they do not believe in me. So the answer is, kilalanin natin. Alamin natin in this passage, sino yung tinutukoy ng verse 9 ng chapter 16 ng John na they. Diba? Ito po yung tinatawag na rightly dividing the word of truth. So wag natin basta-basta iniayakap. Hindi ako yung Christian ako. Hindi po, they. Sino yung they? So imagine po ninyo si Jesus, kausap po niya yung mga disipulo niya. Now, nung sinabi niyang they, ito bang word na they ay tumutukoy sa kanyang mga kausap o sa labas ng kanyang mga kausap? They. Now, sinusunod po itong mga they? Believers or mga unbeliever? Ulitin ko po. Sabi ni Jesus, because they do not believe in me. Now, who are these they? Believers o mga unbeliever? Well, balikan po natin, ha? Now, Jesus gave us the clear answer. Basahin po natin minsan pa. Of sin because they do not believe in me. So, ang they po sa verse 9 na tinutukoy na ating Panginoon Hesukristo, they, ibig sabihin, they do not believe in me, malinaw na sila po yung mga unbeliever. Malinaw ng talata. So, ibig sabihin, hindi po tayo mga mananampalataya. Sa konteksto po ng pag-uusap nila, sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, pag sinabing they, nasa third pronoun na, ano po ito, nasa third pronoun. So, ibig sabihin, hindi po ito kabilang sa third person pronoun, I should say. Hindi siya kabilang sa kanyang mga kinakausap. They. Yan po, isa sa mga samples ng third person pronoun. Now, nang binanggit po ng Panginoon Jesus ang verse 9, he was referring to the unbeliever. Kaya po, they. Ibig sabihin, outside dun sa kanyang kinakausap. Kasi nga, they is a pronoun of the third person. And the third person pronoun po ay tumutukoy sa mga tao o taong hindi kabilang sa mga kinakausap na nagsasalita. So in this context, hindi po kasama sa day yung mga disipulo niya. I pray na nakukuha niyo po yung magandang kapahayagan mula sa talatang ito. Amen. So, ang kinoconvict po ng Holy Spirit ng kasalanan, hindi po yung mga believers, kundi yung mga unbelievers because of sin, because they do not believe in me. Sabi ni Jesus, they do not believe in me. So, pag sinabing they do not believe in me, unbelievers ba sila o believers? Clearly, it's those unbelievers. So, sino po ang kinoconvict ng Holy Spirit ng kanilang mga kasalanan? Ang kanilang kasalanan. Singular. Hamartia. They. Those who were unbelievers. Kasi once upon a time, tayo rin po. Nung wala pa tayo sa Panginoon, nung hindi pa natin tinatanggap si Jesus bilang ating Panginoon na tagapagligtas. Once upon a time, the Holy Spirit convicted us. Kasi part po tayo nung day. Hindi tayo naniniwala pa kay Jesus. But, praise God, the Holy Spirit convicted us or convinced us. It's the same word of our sin. And that's why, di ba sabi niya in 1 John 1:9, if you confess your sin, God is faithful to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. So, kinonvict tayo ng Holy Spirit and praise God, tayo pa itumagon. And then we confessed our sin, believing that God is faithful and just to forgive us from all unrighteousness. So, once upon a time, naranasan din po natin yung conviction ng Holy Spirit. When we were part of the day, yung mga unbelievers, nung tayo po hindi pa nananampalataya kay Kristo. But praise God, tayo po yung mga believers na. Amen. So, once again, yung pong day ay third person pronoun. So, ibig sabihin, hindi po ito kasali sa mga kinakausap nung nagsasalita. So, John 16 verse 9, once again, of sin because they, yung they po dito, unbelievers. Alinaw eh, ba't sila unbelievers? Kasi sabi ni Jesus, they do not believe in me. Alinaw, di po ba? Amen. So, this time, alamin naman po natin, since nalaman na po natin na hindi pala mga believers ang pinutukoy ng
verses 8 at saka 9 ng John 16. So, hindi tayo ang kinukonvict ng Holy Spirit ng sin. Yung mga unbelievers. Okay? So, this time, alamin natin, ano naman ang ginagawaan ng Banal na Espiritu kapag ang isang Christian ay nagkakamali at nagkakasala? Pinapaalalahanan pa rin ba niya ng kanyang mga kasalanan? So, tuloy po natin, this time, basahin natin naman ang verse 10, still with John chapter 16, of righteousness, because I go to my Father and you see me no more. Now, have you noticed, yung pong word dito na you. So, sino na tong you? Ganda nito. Kanina, they, di ba? Ngayon naman po, sino tong you na tinutukoy ng Panginoong Jesus? Mga unbeliever o believers? Kasi kanina, I pray na na-establish na po natin yung they, mga unbelievers. So, this time, yung you. So, sino yung kinakausap niya? You. In this context, kausap niya yung mga disipulo niya. With the use of the word you, which is this time, second person pronoun. So, ibig sabihin, kasama na po ito sa kanya mga kinakausap. You of righteousness, because you see me no more. I go to my Father and you see me no more. Sabi ni Jesus, ikokonvicta ng Holy Spirit ng iyong possession in Christ as a believer of righteousness. Why? Because I go to my Father. Pupunta ako sa tatay ko, sa aking ama. Hindi nyo na ako makikita. Wala na magpapaalala sa inyo ng iyong possession, ng iyong katayuan bilang nanampalataya sa akin. So, sino magpapaalala ng iyong katayuan? At ano pong katayuan natin mga mananampalataya? Tayo po'y pinaging matuwid sa harapan ng Diyos. Di ba sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 21, for God made Jesus, who knew no sin, to be sin for us, that we, believers, might become the righteousness of God in Christ Jesus. And that's why, every time we fail, we fall, we sin, Jesus is telling us, I go to my Father and you see me no more. And that's why the Holy Spirit will convict you or convince you of your righteousness. Because ito na po yung ating position in Christ. Amen and amen. So once again, yung they kanina, a third person pronoun. They ibig sabihin, hindi nila kasama dun sa community, hindi kasama dun sa lupo ng kausap nung nagsasalita. They, outsider, unbeliever. Yung you naman, obviously kasama sa kanyang mga kinakausap. It's a second person pronoun. So in this context, kinakausap niya yung mga believers. Di ba? Napakaganda po pag ina-apply natin yung 2 Timothy chapter 2, verse 15. So, malinaw that the Holy Spirit was sent to us to convict us believers or convince us believers of righteousness, of Jesus' righteousness. Ito po na yung nakamit natin through the divine exchange that happened on the cross. Especially, kinoconvict po tayo ng ating righteousness na natanggap bilang kaloob, especially sa mga panahong tayo pinadarapa, nagkakasala, nagkakamali. Kasi, ito yung kailangan natin ng comfort, di ba? Kasi nga po, Banal na Espiritu, comforter, parakletos. Yan po ang trabaho niya. Kailangan po natin siya lalo tigit sa mga panahong tayo po'y nadarapa. Kasi kung ikaw ay papaalalahanin ng Holy Spirit na iyong mga kasalanan, bagsak ka na, nagkakasala ka na, well, sa simula, ang pakiramdam mo parang, ay okay yun, pinapaalalahanan ka. At ito nga po yung lagi natin napapakinggan. Para daw po tumayo tayo sa ating mga kasalanan. Hindi po totoo yun. Kasi kung papaalalahanan ka ng Holy Spirit ng iyong mga kasalanan sa panahon ikaw ay nagkakasala, nadarapa, pagtagal ng panahon, lalo kang bibigay sa buhay, madarapa ka, hindi ka makukomfort. Alam niyo, sino pong gumagawa nito? Hindi po Holy Spirit. Trabaho po ito ng ni Hasatan. Familiar po ba yung pangalan? Yes, kasi siya po si Satan. Yung pong word na Hasatan, it's a name in Hebrew, which means accuser of the brethren. Kayo po ba matutuwa kayo? Meron kayong barkada, lagi kang pinapaalalahan ng panagkakamali ka. Mali yan. Hindi tama ginawa mo. Sa simula, parang okay lang eh. Pero kapag lagi mo nang kasama yun, hindi ka talaga ma-uplift. Darating ang panahon, iiwanan mo yung taong yun. Kasi masasabi mo sa kanya, wala ka na nakita kundi puro mali ko. Now, ganito po ang nangyari sa maraming mananampalataya kung bakit nagba-backslide. Kasi lagi silang akala nila pinapaalalahanan sila ng Banal na Espiritu ng kanilang kasalanan. Well, hindi po. Eh, sino nagpapaalala, Pastor, kapag ako'y nagkakasala bilang isang Christian? Well, ito na yung simpleng sagot. Alam mo sino nagpapaalala? Kadalasan po yung accuser. Kasi gusto ko niya magkaroon ng sense of guilt and condemnation. Gusto niya ikaw ay mag-guilty. So, trabaho ng Diablo yun. Eh, sino pa yung isa? Sarili mo. Kasi alam naman po natin yung tama sa mali. Diba? Kapag gumagawa tayo ng mali, sino nagpapaalala? Tayo rin. So, ang Holy Spirit ang gagawin niya,
para ma-uplift ka, ma-comfort ka, hindi niya gagawin yung ginagawa ng Diablo at yung ginagawa mo sa sarili mo. Because ang purpose po ng Diyos, that's why He sent the Holy Spirit, is to convict or convince believers of His righteousness in Christ. Especially sa mga panahon, bagsakan na. Lalo ka pang kukondinahin ng Holy Spirit. It does not make sense. Hindi po niya gagawin yun. Kaya nga po siya comforter. Come on, say this with me. The Holy Spirit is my comforter. Helper, sa wikang Griego, parakletos. Meaning, alongside helper. Di ba pag sinabing comfort? Ikaw ba, pag nagkakamali ka, kapag sinabi ng kaibigan mo sa'yo, ano, di ba, sabi ko sa'yo, mali ka? Nako-comfort po ba kayo? Hindi po. Ang Holy Spirit, hindi niya gagawin sa'yo. He will never condemn you. But He will just remind you of your position in Christ, that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Alam mo, may pagkakataon po sa buhay ko nung araw, nung ako po ay bago-bago sa FEBC, nung ako po ay tinawag ng shout-out kay Pastor Eric Maliwat. Siya po ang naging sanhi o dahilan, in-invite po niya ako na mag-isa sa mga, maging host ng isang programa kada tanghali, yung Pinoy Espesyal. Nung bago-bago po ako sa programang yon, alam mo, ang dami kong mali. Kasi talaga namang hindi ko mabanggit yung tamang oras, hindi ko mabanggit yung tamang programa, nabubulol ako. And then, alam mo, sabi naman po ng boss ko sa akin, Laverne, alam mo kung ba't ka lagi nagkakamali? At parang hindi ka relax sa radio. It's because hindi mo niyayakap yung office o yung calling na binigay sa iyo ng Panginoon. And then, ting, may gumano sa isipan ko. Sabi ko, it makes sense. Tama yung boss ko. So sabi ng boss ko, from now on, wala ka magagawa. Tinawag ka ng Panginoon. Announcer ka na. Sabi niya sa akin, sabi mo sa sarili mo, announcer na ako. Nung sinasabi ko yun, natatawa pa ako eh. Kasi alam ko, kahit naman yung mga office mates ko, binibiro ako. Announcer ka na. Hindi ko matanggap talaga. Pero nung niyakap ko na po yung pagiging announcer ko, yung calling ko, ng mga panahong yun, sa aming radio station, doon na nagsimula yung aking pag-aaral bilang announcer, bilang broadcaster. At talaga namang naging productive po ako sa larangang iyon. Hindi ko alam. Ako pala ay pinaprepara ng Panginoon bilang para maging pastor at para gawin po itong ginagawa natin sa ngayon. So praise God. Ganun din po tayo mga mananampalataya. Kapag bumabagsak tayo, anong ginagawa ng Banal na Espiritu? Inilift up niya tayo. Bilang comforter, kino-comfort niya po tayo. He reminds us of our position in Christ. And that's why, of righteousness. Sabi niya in verse 10 and John 16. Sabi ni Jesus mismo, of righteousness, not of sin, of righteousness, because sabi ni Jesus, I go to my Father, so hindi niyo na ako makikita, and you see me no more. Now, sino po magpapaalala sa atin? Natatayo tayo kaagad ang Banal na Espiritu. Kasi sasabihin sa iyo ng Banal na Espiritu, you are no longer a sinner. Kaya hindi mo dapat ginagawa yan. Ang ginagawa mo, yung ginagawa ng isang mananampalataya. Because, sabi ng Ephesians 2 verse 10, for you are God's workmanship. Ito ang papaalala sa iyo ng Banal na Espiritu. Created in Christ Jesus for good works. So once again, maybe you're asking me, eh, Pastor, kung hindi ako pinapaalalahanan bilang Christian ng aking mga kasalanan ng Holy Spirit, sino nagpapaalala? Gaya ng sinabi ko kanina, edi ang Diablo, accuser of the brethren po siya eh. Gusto niya talaga ma-feel mo yung sense of guilt and condemnation. Now, hindi po ito kalooban ng Diyos. Kaya po papaalalahan ng kanya ng yung kasalanan. Eh sino pa? Sarili po natin. Kasi alam naman po natin ang tama sa mali. Now, ang gagawin ng Holy Spirit, hindi siya sasabay sa sistema ng Diablo at ng sarili natin. Kasi ang propensity ng tao, flesh. Fleshy tayo, tumitingin tayo sa ating mga ginagawa. Pero, di ba, nakatingin tayo lagi sa ating soul at sa ating katawan. Ang Diyos po nakatingin sa ating born again spirit. At nakikita ng Diyos, naroon ang Banal na Espiritu. Ikaw ay matuwid, banal sa kanyang harapan. So, the Holy Spirit, every time we fail, we fall, we sin, He reminds us, He convicts us of our righteousness. Because once again, our Lord Jesus Christ tells us in John 16 verse 10, because I go to my Father and you see me no more. And that's why nandiyan ay pinadala kong Holy Spirit for you to be reminded of your righteousness kapag ikaw yung nagkakamali. Amen! So salungat po ito sa katuruan ng karamihan mga sambahan sa ngayon na nakasanayan po natin na kapag nagkakasala daw po tayo, tayong mga Kristiyano, kinukonvict tayo ng Banal na Espiritu na ating mga kasalanan. If this is true, nako, delikado po ito. Alam niyo, sa simula nga, gaya ng sinabi ko kanina, parang pakiramdam mo, oy, kinukonvict ako ng Holy Spirit ng kasalanan. Pero later on, kapag kayo po'y nauta,
Kasi nga, hindi naman trabaho talaga ng kalaban yan. Kapag pinaniwalaan ng Panginoon yan, gawain ng kalaban yan. Kapag pinaniwalaan mo na the Holy Spirit convicts you of your sin bilang mananampalataya, darating ang panahon. Ito magiging sanhi para layuan mo na ang Panginoon. Kaya maraming Kristiyano sa ngayon ang lumalayo sa Panginoon because they have no knowledge about this truth that the Holy Spirit convicts every believer of righteousness. Because I've been in Jesus once again, I go to my Father and you see me no more. Amen. So dapat na po natin isaalang-alang na paano kang papaalalahanan ng banal na Espiritu ng iyong mga kasalanan? Eh sabi nga mismo ng Panginoon in Hebrews 8 verse 12 na ang iyong mga pagsalansang at kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. May talata bang ganyan, Pastor? Yes, of course. It's found in Hebrews 8 verse 12. Basahin po natin, sabi ng talata. For I will be merciful to their unrighteousness and their sins and the lawless deeds I will remember no more. So, kung kinaligtaan na po ito ng Diyos, kinalimutan na, ano ipapaalala niya sa iyo? Amen. So, once again, be reminded that the Holy Spirit, the Comforter, the Helper, our Paracletos alongside the Helper, He was sent by God to live in our born-again spirit. Ano pong trabaho niya? To help us, to comfort us, and to convict us of our everlasting righteousness. This is our position in Christ. Pakatandaan po na ito po ang pinapaalala po sa atin ng banal na Espiritu. At hindi po gagawin ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya na paalalahanan ang mga mananampalataya na kanilang mga kasalanan. Hindi po ito trabaho ng banal na Espiritu. Ginagawa niya po ito sa mga unbelievers. And once upon a time, tayo po pinaalalahanan. At praise God, tayo po itumugon sa paanyaya ng Diyos. Kaya po ngayon, ang ating katayuan, kaya kapag tayo po nanlulupay-pay, bumabagsak, nagkakamali, nagkakasala, the Holy Spirit convinced us of our righteousness. Yung kaloob po ng righteousness sa atin ng Diyos because sabi muli po na ating Panginoong Jesus, I go to my Father and you see me no more. And lastly, dito tayo sa verse 11 of still with John 16 of judgment because the ruler of this world is judged. So of course, napakalinaw, ang kinoconvict po ng banal na Espiritu ng judgment, hindi po ang believer. Si Satan, he is the ruler of this world. So nakita po natin, in these passages, John 16 verses 8, 9, 10, 11, na nakita natin yung sin para sa mga unbeliever, yung righteousness para sa mga believer, na kagaya ko at kagaya mo. Judgment, hindi po para sa ating mga believer yan. Para kay Satanas yan because the ruler of this world is already judged. So, pag ina-apply natin yung principle ng rightly dividing the word of truth, hindi po lahat ng ito inaangkin natin. Na pangkaraniwan, ito rin po yung nakagisnan ko before. Na sinasabi po ng mga maraming tagapagturo until this time that the Holy Spirit convicts believers of sin, righteousness, and of judgment. Naku po, napapahamak po kayo. Hindi po tama yon. So dapat wasto po yung pagkakahati. So once again, as we end, balikan na po natin yung ating katanungan. Kapag nagkakamali ba ang isang Christian, kinoconvict ba siya ng Holy Spirit sa kanyang mga kasalanan? Ano sa palagay mo? Well, ang linaw ng sagot, hindi po. Hindi po tayo kinoconvict ng Holy Spirit kapag tayo pinagkakasala ng ating mga kasalanan. Ano kinoconvict tayo o pinapaalalahan tayo ng Holy Spirit? Ng ating katayuan, ng ating katwiran na inilaan sa atin ng Diyos bilang kanyang kaloob sa pamamagitan ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At mula po dito, kapag tayo po kinoconvict, nako-comfort po tayo, hindi ka lalong bumabagsak. At tumatayo tayo sa ating pagkatawag, di ba? Believing that if any man is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Kapag pinapaalalahanan ka ng banal na Espiritu, ng iyong katwiran, naalala mo, sandali lang, kapag nagkakamali ako, hindi ka na patuloy sa pagkakamali kasi alam mo sa at pinapaalala sa'yo ng banal na Espiritu, hindi na ikaw yan eh. Hindi na ikaw yung lumang ikaw. Bago ka nang nilalang. All things have passed away. Behold, all things have become new. So, tumatayo ka ngayon sa pagkakatawag sa'yo ng Panginoon. Amen. So, balikan po natin, ha? So, kung hindi ang banal na Espiritu ang nagpapaalala sa mga mananampalataya ng kanyang mga kasalanan sa mga panahong bumabagsak siya, nagkakamali, nagkakasala, muli po, sino nagpapaalala? Kadalasan, of course, si Hasatan because he is the accuser of the brethren, ang Diablo. Kasi nga,
gusto niyang pumapil na Holy Spirit. Eh maraming Christians na ngayon, akala nila ang nagpapaalala ng kanilang mga kasalanan because mali po yung kanilang mensaheng tinanggap. Pag tinanggap po nila ito, nananagumpay ang kalaban. So hindi ang nagpapaalala ng ating mga kasalanan sa ating mga mananampalataya si Satanas. At kadalasan din po tayo. Kasi alam natin ang tama sa mali. See? Now, ang ginagawa po ng Banal na Espiritu, hindi niya gagawin na ikaw ay pabagsakin. Ikaw ay papatayuin by reminding you or convicting you or convincing you of righteousness. Because sabi niya muli, Jesus, I go to my Father and you see me no more. So, ang malinaw po na sagot mula po sa tanong natin na pinapaalalahanan ba o nire-remind ba ng Holy Spirit ang isang Christian kapag siya ay nagkakamali, nagkakasala ng kanyang mga kasalanan? Hindi po. Ang pinapaalala sa kanya, nire-remind siya, kinoconvict ng Holy Spirit ang isang Christian ng kanyang katayuan bilang matuwid sa harapan ng Diyos. Amen and amen. So praise God at na-identify na po sa atin ang Holy Spirit yung kanyang trabaho, yung kanyang pagkilos, kung sino yung kinoconvict niya ng kasalanan. Well, basically, balikan po natin John 8:16 verses 8 to 9, sino yung kanyang kinoconvict ng kasalanan? They, yung mga unbelievers. And when He has come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Now, inisa-isa niya po ito. Verse 9, of sin, because they, referring to the unbelievers, they do not believe in me. Sabi mismo ng Panginoong Jesus. Now, sino naman ang kinoconvict niya ng righteousness? Verse 10, ito po yung sagot. Believers, because of righteousness, because I go to my Father and you see me no more. So, yun po yung trabaho ng Banal na Espiritu sa buhay natin mga mananampalataya. Now, sino naman po yung kinoconvict niya ng judgment? Yung ruler of this world, who is Satan himself. So, nakita na po natin yung proper division nung verses 9 and 11 ng John chapter 16. So, ngayon po, hindi na tayo nalilito. Kapag tayo po nagkakamali, kapag may bumubulong, ikaw ay pinapasakita ng loob, ginagawa niyang napapalayo ka sa Diyos, oy sandali, isipin mo, hindi si Lord yun. Hindi ang Banal na Espiritu yun. Kasi po, ang gagawin ng Banal na Espiritu sa mga mananampalataya, He will once again convict you or convince you of righteousness. Because, once again, sabi ni Jesus, kulit ko, no? Of righteousness. Because I go to my Father and you see me no more. So, atin pong solution, kung ikaw ay isa ng Christian, pakatandaan, kapag ikaw ay nadarapa, bumabagsak, nagkakamali, nagkakasala, the Holy Spirit will comfort you by convicting you or convincing you of your righteousness in Christ Jesus. Amen. At He will never convict you or convince you of your sin. Kasi nga po, yung sin na yun, wala na yun eh. Yung hamartiya, wala na yun. Bilang Kristiyano, wala na po yung ating dating tayo, yung ating sinful nature. It was crucified with Christ, died with Christ, and buried with Christ. Meron na tayong new nature. We are partakers of God's divine nature. Kasi nga po tayo ngayon ay nakikristo na. Wala ng guilty verdict, wala ng sense of condemnation. Why? Last verse, and then we'll end. Romans 8 verse 1 tells us, therefore there is now no condemnation, no guilty verdict, no punishment for those who are in Christ Jesus, who believe in Him as personal Lord and Savior. Amen. Maraming salamat po sa Panginoon for this awesome revelation. And I pray na naging malinaw po ito sa atin. And this time, gusto kong kausapin, kaibigan, yung mga unbelievers pa. Wala pa po kayong relasyon marahil sa Panginoong Jesus. Pero namamangha po kayo. Ang ganda pala ng paanyaya ng Diyos sa atin. And I would like to invite you. Gusto mong maranasan ang buhay na ganap at kasiyasaya? Sabi ng Romans 10 verse 9 that if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. So all you have to do, kaibigan, just pray this prayer with me. Magpipray po ako. I will guide you na tanggapin ang Panginoon. So ibig sabihin, buksan po natin yung inyong mga labi, kalinsabi na yung mga puso, na tanggapin si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Amen. So let's pray. Sabihin mo, O Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili. Walang kapangyarihan, walang kakayahan na ligtas ang aking kaluluwa. Jesus, simula po sa oras na ito, kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan, lahat ng aking kasalanan ay pinawi mo na. O Diyos, aking Ama, salamat po dahil inaangking ko
ang iyong binigay na katwiran. At salamat po sa aking kaligtasan dahil naniniwala po ako na ang aking pangalan ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay. Amen at amen. Kung isa po kayo sa sumabay sa panalangin ito, manampalataya po kayo na kayo po'y ligtas na. So, ibig sabihin, ang banal na Espiritu ay nasa inyo ng born again spirit. At kapag nagkakamali po kayo, papaalalahanan niya kayo ng inyong katayuan bilang matuwid sa harapan ng Diyos. Ito po yung kanyang pamamaraan to comfort you, to help you, na tumayo sa inyong mga pagkakamali at hindi na po kayo magpatuloy pa dyan. And this time, gusto ko pong kausapin naman kayo mga kapatiran natin na marahil ay first time po ninyo napakinggan ang ganito mensahe. Really, this is the gospel. Ito po ang mabuting balita na hatid sa atin ng Panginoong Hesukristo sa lungat sa ating mga nakagisnang katuruan. Praise God, God will never convict us of our sin kasi mananampalataya na po tayo eh. Wala nang guilty verdict, wala nang punishment. But instead, every time we fail, we fall, we sin, He, the Holy Spirit, will convict us or convince us of righteousness, yung ating possession in Christ. So, I would like to pray for you and alam kong gusto mo magpasalamat sa Panginoon for this awesome revelation. Let's pray. O Diyos, aming Ama, salamat po kasama na aking mga kaibigan, mga kapatirang nanonood sa gabing ito. Ang ganda po na aming mga natutuhan mula sa iyong kapahayagan. Panginoon, kung anuman po yung kalituhan na meron po ang kapatid na ito, pawiin niyo na po at lalo po siya mamangha sa yaman na iyong salita, sa iyong biyaya na sa diyang mapagpalaya. Salamat, Panginoon, dahil sa katotohanan aming na napag-alaman at sa mga itinuro mo sa amin ngayong gabing ito, lalo tigit, Panginoon, na hindi talaga magtatagumpay na ang kasalanan laban sa amin dahil naniniwala kami sa aming pagkatawad. Dahil kay Kristo, kami po ay pinaging matuwid na sa harapan mo. Salamat sa iyo, O Diyos, at kami po ay lalakad sa aming pagkatawag bilang mga obra maestra mo, nilikha kay Kristo Jesus, at ang kalikasan po namin ay gumawa lamang ng kabutihan para sa iyo at para sa aming kapwa. Kaming kapwa-tao. Salamat sa iyo, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Again, thank you so much for joining me tonight at dalayan ko po na naging pagpapala po yung ating mga pinag-usapan. So once again, this is Solution with Laverne Duhot. At kung kayo po yung napagpala sa ating mga pinag-usapan, please paki-share yung ating programa nang sa gayon. Mas marami pang mabuksan ng kaisipan, especially in the issue of itong Holy Spirit. Kasi napaka-importante po nito nang sa gayon. Mas maraming taong maliwanagan at maibsan na po ang anumang pag-aalala, pangamba at kabalisahan sa mga panahong sila po'y bumabagsak, nagkakamali, nagkakasala. Nang sa gayon, hindi na po nila pakinggan ang accuser of the brethren sa Satanas because lagi po nilang pinapakinggan at alam nila ang banal na Espiritu ang nagpapaalala sa kanila na kanilang katayuan bilang matuwid sa harapan ng Diyos. So, once again, thank you so much for joining me at naisin ko po iiwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!